mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Manaming nga hapon sa mga taga Iloilo at Antique, Mapia Malulem sa mga Maguindanao at Cotabato. Mayad nga hapon sa mga Malaynon dyan sa Aklan Province, Madayaw ng Apon sa mga taga Davao Oriental. At gawis ay malem sa mga Kankanay sa Sagada. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan. Hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Angeles City, tumaas ang bilang ng active cases ng COVID-19. 9 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng PNP sa Bataan. 4 na nahuling pawikan, pinakawalan sa karagatan ng Esperanza Masbate. Pasong simento na hinulmahan sa plastic gamit ang tela, alternatibong pinagkakakitaan sa Mankayan Benguet. Sa detalye ng balita, Angeles City, tumaas ang bilang ng active cases ng COVID-19. Si Rusli Espinosa sa detalye. Nakapagtala ang Angeles City ng 12 bagong kaso ng COVID-19. Ang may kumpirmadong kaso ay tigi-isa mula sa Barangay Pangpang, Kutkut, Ninoy Aquino, Pulong Bulo, Santo Rosario at 6 sa Barangay Anunas. Samantala, isa naman ang nadagdag na gumaling. Sa kasalukuyan, ang Angeles City ay may kabuuang bilang na 2,124 na confirmed cases, 152 ang active cases, 1,845 ang gumaling at 127 ang nasawi. Patuloy naman ang nagpapaalala ang pahamalang lungsod ng Angeles na sundin ang mga residente ang health and safety protocols na ipinatutupad para maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19. Mula rito sa Angeles City, Rusli Espinosa para sa Eagle News. We live in interesting times. Isang bagong kaso naman ang nadagdag sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro, si Florian Mabales sa detalye. Naidagdag ang isang panibagong kaso na nagpositibo sa COVID-19 dito sa bayan ng Nabunturan, Davao de Oro. Ito na ang 168 kaso na nagpositibo sa COVID-19 ng lungsod. Patient 168, 45 years old, lalaki, nagmula sa barangay poblasyon sa nasabing bayan. Isang pulis na nakadestino sa Davao City, sumailalim sa swab test at lumabas na nagpositibo ito sa COVID-19. Kasalukuyang naka-quarantine ang pasyente sa Municipal Isolation Unit ng bayan. Kinilalang asymptomatic ang nasabing pasyente. Patuloy naman ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bayan, kung kaya't mahigpit na paalala ng lokal na pamahalaan na umiwas muna sa matataong lugar. Hanggat maaari ay manatili sa bahay at kung lalabas man ay sumunod sa minimum health standards, kagaya na tamang pagsuot ng face mask, wastong pagsuot ng face shield at 1-2 metrong distansya sa ibang taong nakakasalamuha. Para sa Eagle News, Flory Ann Mabale. We live in interesting times. Muli namang nakapagtala ng 2 bagong kaso ng COVID-19 ang bayan ng New Bataan sa Davao de Oro. Si Livraline Hernanez sa detalye. Panibagong kaso na naman na nagpositibo sa COVID-19 ang naita sa bayan ng New Bataan, Davao de Oro. Sila si patient number 72, lalaki, 20 years old residente ng Barangay Tandawan, New Bataan, na isang pasyente ng DDOPH. Patient number 73, lalaki, 22 years old na watcher ng isang pasyente ng DDOPH na taga Barangay Tandawan, New Bataan. Sa kasalukuyan, may naitalang 14 na aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng New Bataan, Davao de Oro. May naitala rin na 7 na naka-recover na sila si patient number 57, patient number 58,
patient number 59, patient number 61, patient number 62, patient number 63 at si patient number 64. Kaya patuloy ang panawagan ng DOH na kinakailangan ang bawat isa may kooperasyon at para maprotektahan ang bawat pamilya sa lumaganap na virus. Mahigpit naman na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan na sundin ang protocols na ugaliing magsuot ng face mask, face shield, at social distancing sa lahat ng pampublikong lugar o papunta sa trabaho. Mas mabuting manatili na lang sa bahay kung walang importanteng pupuntahan. Para sa Eagle News, Livralin Hernani, we live in interesting times. Isinagawa naman sa lalawigan ng Surigao del Norte ang sabay-sabay na pamahagi ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Auring. Si James Juanites sa detalye. Sabay-sabay na pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Auring isinagawa sa Surigao del Norte. Ang opisina ni Senator Bongo sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development Office na mahagi ng cash assistance, food packs, vitamins, face shield at face mask. 90 pamilya ang nakatanggap ng 3,000 pesos at ang nasabing mga pakete sa munisipyo ng Mainit. Nag-assist din ang DTI sa mga recipients na may negosyo at apektado sa kalamidad. Namahagi din ng seed packs ang Regional Agricultural Office sa mga apektadong pamilya para magsimula ng mananim. May mga surprise ang giveaways ang ipinamimigay kagaya ng mountain bikes, sabatos at iba pa. Para sa Eagle News, James Juanites, we live in interesting times. Samantala, Tacloban City, idinagdag sa mga lugar sa Eastern Visayas na may kumpirmadong kaso ng African Swine Fever. Sir Rosemary Metran sa detalye. Idinagdag sa mga lugar sa Eastern Visayas na may kumpirmadong kaso ng African Swine Fever ang Tacloban City ayon sa latest confirmatory laboratory result ng sample na nakolekta mula sa Barangay 84, San Jose, Tacloban City na isinagawa ng Department of Agriculture Regional Office 8 ngayong February 25, 2021. Ayon sa Regional ASF Task Force, kasama ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng City Veterinary Office, magsasagawa sila ng mga kinakailangang hakbang para sa mabilis na pagpigil at pag-alis ng sakit na ito. Magsasagawa din ng mandatory human slaughter at tamang pagtatapon ng mga baboy sa loob ng 500 meter radius infected zone. Hinimok ng Department of Agriculture Eastern Visayas sa pamamagitan ng Regional Executive Director na si Angel C. Enriquez ang City Government of Tacloban na palakasin ito ang border control, pagsisiyasat at mga aktibidad sa pagsubaybay upang maprotektahan ang iba pang mga barangay na identified as green zone areas. Ipinagkatiwala naman ni Mayor Alfred Romualdez ang buong suporta ng city government na mapamahalaang mabuti, mapigilan at makontrol ang animal disease na ito. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Rosemary Metran, we live in interesting times. 2 panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Ilocos Norte. Si Lavinia Lawan sa detalye. Higpit ng probinsya ng Ilocos Norte ang testing capacity. Tiniyak na ang rapid antigen at RT-PCR testing facilities ay sapat para sa maraming bilang ng mga apor at sa dagsaang pagbalik ng mga residente. Dagdag pa riyan, nakanda rin ang isolation at quarantine facilities para sa mga pasyente at quarantiners ng COVID-19. Ang probinsya ay nakapagtala ng 2 panibagong kaso ng COVID-19. Sila ay locally stranded individuals at nagkaroon ng travel history mula sa Socorro Oriental, Mindoro. Sa kabilang dako naman, lahat ng taong nakasalamuha sa nagpositibong pasyente ng COVID-19 UK variant ay nagnegatibo sa naturang kaso. Mula sa Ilocos Norte, Maria Lavinia Lauan, Eagle News, we live in interesting times. Patuloy naman na nadaragdagan ang bilang ng drug-free sa iba't ibang barangay sa Northern Mindanao. May detalye si Richard De La Cruz. Sa kabila ng nararanasang pandemya dulot ng COVID-19, ay patuloy pa ring na-address ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10 ang marching order ng Pangulong Rodrigo Duterte kontra illegal drugs.
Ayon kay PDR Deputy Regional Director Benjamin Resitis, patuloy na naragdagan ang bilang ng mga nagiging drug cleared barangay sa iba't ibang lugar ng rehiyon. Dagdag pa na malakian niya ang naging tulong ng local government unit, lalo na ang mga opisyalis sa bawat barangay, para madaling malaman kung sino-sino ang sangkot na mga individual na illegal na druga sa kanilang lugar. So ngayon, ongoing yung coordination natin with the local government units at other agencies, particularly the ILG and the Department of Health, including also the Philippine National Police Region 10, sa ginagawa nating ongoing drug clearing program. Para sa Eagle News, Richard De La Cruz, we live in interesting times. Ang iyo pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, magsama-sama po tayong panoorin ang Daigdig Ko'y Ikaw. Special episode po sa Sabado, alas 8 ng gabi, dito sa Net25! Impormasyong mahalaga sa taong bayan, patas na pagbabalita, papakinggan ang magkabilang panig, lilinawin ang mga isyu at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila, dumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News Teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita. Ito ang mas pinatalas na mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar, kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019 Emma Tiglao, at pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net25. Humigit kumulang 9 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng Philippine National Police sa Bataan. Si Larry Biscocho sa detalye. Sa 9 milyong pisong halaga ng smuggled na iba't ibang uri ng sigarilyo ang nasabat ng pinagsanib pwersa ng PNP Bataan, na nagresulta ng pagkakaresto ng 4 katao sa magkakahiwalay na checkpoint ng PNP sa 2 bayan sa Bataan. Ito ang naging ulat ni Bataan Provincial Director Police Colonel Joel K. Tampis kay Regional Director 3 Police Brigadier General Valeriano T. De Leon, na kung saan nasabat ng PNP Limay, Segan Provincial Mobile Force Company at Orion PNP ang 2 truck na naglalaman ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo. Unang naaresto ng grupo ni Police Major Magtaib Jalman, Chief of Police ng Limay PNP at Segan Provincial Mobile Force Company, ang isang trailer truck na naglalaman ng 460 kahon ng assorted cigarettes tulad ng Marbles, DNB Mighty at Tumon brand. Matapos i-alarman ng PNP Bataan ang mga nakalatag na checkpoint, nasabat naman ng grupo ni Police Major Joshua Gonzales, hepe ng Orion PNP, ang isa pang truck na naglalaman ng malalaking sling ng bags at kahon-kahon ng sigarilyo. Matapos mabigong magpakita ng mga dokumento ang mga driver ng truck at ang pinante nito, na kinilala ng mga otoridad na sina Alberto Giaan, Benmark Kabubas, Raymart Latayan at Jomar Banidad,
kapwa mga residente sa Bataan ay nahaharap ngayon ang mga suspect sa violation of Tobacco Act of 2003, Republic Act 9211, Section 258 and 263 of the National Internal Revenue Code. Para sa EGL News, Larry Biscocho, we live in interesting times. 24 na taong gulang na lalaki arestado sa Kasiguran, Sorsogon. Si Roberto Lumbao Jr. sa detalye. Sa bisa ng search warrant na inihain ni Honorable Maximino R. Ables, Judge of RTC Branch 52, ay nagkaroon ng operasyon ang Kasiguran MPS sa pangunguna ni Police Lieutenant Larry L. Bibar at Chief of Police, Police Major Marmay O. Fantinka. Arestado naman ang suspect na si Mark Anthony Himor Y. Rosales, 24 na taong gulang, single at residente ng Purok 3, Barangay Buton, Kasiguran, Sorsogon. Haharap naman siya sa kasong paglabag sa RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 2012. Na-recover naman sa kanya ang isang unit ng caliber .38 revolver na may serial number na 357111 at may laman na tatlong ammunition or cartridges. Wala namang naipakitang license or permit to possess ang suspect. Naging witness naman ang mga residente doon sa pangunguna ng kanilang punong barangay. Mula sa Sorsogon, para sa EGL News, Roberto Lumbao Jr., we live in interesting times. Arestado ang isang binata sa ikinasang bypass operation ng pulisya at militar sa Imelda, Zamboanga, Sibugay, si Rolf J. Perolino sa detalye. Huli sa bitag ang isang lalaki sa isinagawang joint operation ng PNP at AFP sa ikinasang drug bypass operation sa Purok Aguinaldo, Barangay Poblasyon Imelda, Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang suspect na si Brett Hart Panias Sena, 24 taong gulang na nakatira sa Barangay Gintulan, Payaw sa nasabing probinsya. Nakuha sa suspect ang tatlong sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 2,000 piso na abot sa 0.300 grams, habang kasama rin ang 13,000 piso na nakuha sa isinagawang bypass operation. Marina ay tinanggi ng suspect ang nakuhang hinihinalang shabu, habang nakuha din ang 500 piso bill bilang ginamit na bypass money. Ngunit inamin rin niya na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Kasalukuyan na ngayon na nakakulong ang suspect habang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa bayan ng Imelda, probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Para sa EGL News, Rolf J. Perolino. We live in interesting times. Arestado rin ang isang ahente ng lupa matapos mahulihang nagbebenta ng ilegal na droga sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Si Rani Trosa sa detalye. Huli sa bitag ng mga pulisya ang isang lalaki sa ikinisang drug bypass operation sa Barangay San Francisco, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kinilalang suspek na si Joel aka Jewel Redoblado Montes Carlos, 48 anyos, na residente sa Barangay Napulan sa nasabing lungsod. Nakuha sa suspek ang 2 sachet na pininiwalang shabu na tinatayang nasa 17,500 pesos ang halaga kung pagbabasihan ang market value nito. Habang nakuha din ng isang 500 peso bill bilang ginamit na bypass money. Sa ngayon ay nakakulong na ang suspek habang mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa EGL News, Rani Trosa, we live in interesting times. 5 taong gulang na bata na kuryente sa Kulaba, Biliran. Si Vanessa Abangan sa detalye. Nakuryente ang isang 5-anyos na bata sa Kulaba, Biliran na kinilalang si John Javier de Malaluan na nakatira sa nasabing lugar. Ayon sa kapulisan ng Kulaba, ang batang si John ay nagbibisikleta bago ang naturang insidente. Natumba ito sa isang grounded na poste ng ilaw na nasa kalsada at nakuryente. Napag-alaman na ang nasabing wire ng kuryente ay nabalatan at sira na at nakalapat sa bakal na poste na naging sanhi ng pagkakuryente at pagkamatay ng bata. Nadala naman ang batang biktima
biktima sa Culaba Rural Health Unit, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Mula rito sa Biliran Province, para sa Eagle News, Vanessa Abanggan, we live in interesting times. Patay ang 2 katao at 1 naman ang sugatan sa nangyaring salpukan ng 2 motorsiklo sa bayan ng Imelda, Zamboanga, Sibugay. Si Rian Gindawin sa detalye. 2 motorsiklo ang nagkasalpukan sa Barangay Balugo, Imelda, Zamboanga, Sibugay, malapit sa bus terminal. Sa inisyal na imbestigasyon ng PNP, ang nasabing mga motorsiklo ay patungo sa magkabilang direksyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay bigla itong nagkabanggaan. Kinilala ang mga biktima na sina Edelberto C. Paderes, 21 anyos, Jillian Mijares, 17 anyos at siya rin nakaangkas nito. Kinilala namang si Angelito Lindero, 53 anyos na siyang nagmamaneho sa 2 motorsiklo. Patuloy na nagpapaalaala ang PNP Imelda na mag-ingat sa biyahe upang maiwasan ang aksidente. Mula dito sa bayan ng Imelda, probinsya ng Zamboanga, Sibugay, para sa Eagle News, Rayen Gindawin kasama si Rolf J. Perolino, we live in interesting times. Tumilapon ang isang sasakyan sa gilid ng daan ng Barangay Datu, Ladayon, Arakan, North Cotabato. Si Jerry Enriquez sa detalye. Tumilapon sa gilid ng daan ang sasakyang ito matapos mawalan ng preno sa bahagi ng Diwatis Bridge, Barangay Datu, Ladayon, Arakan, North Cotabato. Sakay ng sasakyan ang pamilya Apari, kwento nito sa mga rumispundi. Bakit ni sila mula sa naturang tulay nang mag-alangan itong mag-change gear at hindi na umano kumagat ang brake nito, dahilan para mahulog ito sa kanal sa gilid ng daan. Agad na dinala sa Arakan Valley District Hospital ang sakay ng sasakyan kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Mula rito sa Kidapawan City, para sa Eagle News, Jerry Enrique, we live in interesting times. Nababahala naman ang lokal na pamahalaan ng Gipos, Zamboanga del Sur dahil sa kumakalat na false caller delivery sa kanilang lugar. Mga tindahan na may delivery service, pinaalalahanan mag-ingat. Si Eric Bachelier sa detalye. Nababahala ngayon ang LGU Gipos sa may kumakalat na isang caller na tumatawag sa isang tindahan at magpapadeliver na kung ano-anong in-order. Kagaya na lang, kamakailan isang tawag ang natanggap ng isang bakery na mismo daw ang alkalde ng bayan ang umorder ng pagkain at ipapadeliver sa munisipyo. Nakatanggap ako ng tawag galing sa isang bakery. Tumawag sa akin, nagko-confirm kung saan daw ipadeliver yung order na 20 pieces of pizza. Sabi ko, bakit sino ba nag-order? Sumagot sa akin yung kabilangin niya na, kayo po, Mayor, kayo po yung nag-order ng 20 pieces. Nagpaload pa yata ng 15,000 yung request. Mm-hmm. Paano magpaload? Prepaid man itong cellphone ko. Mm-hmm. Doon, na-discovery na scam pala. Pin niya, meron kayong visa dyan, ano? Opo, sir. Sige, mag-order kami, 15 pieces, ano ang ano klase? Sabi ko, tulo pa klase. Sige, 5-5, kaya bawat klase. So, 15. Then, kabuok. Saka, 1.5, 3 pieces. Almost 4,850. Yung book at saka visa. Tapos yung loan, sabi niya, 5,000 at saka 7,000. Pagpapanggap umano ang kanilang modus upang makapangikil ng pera at nakuha pang magpa-load ng 12,000 pesos ang nasabing caller, ngunit sa kasamaang palad, 2,000 pesos lamang ang naiload dito na siyang malaking lugi din sa tindahan. Agad namang isinumbong sa kapulisan ang insidente upang hindi na maulit. Maging sa kalapit munisipyo, mayroon na rin ganitong modus, ngunit naagapan naman agad. Kaya pinag-iingat ngayon ng LGU ang lahat ng negosyante sa ganitong pangyayari at maging responsable. Kaya pinatulong-tulungan na lang sa ng community, bumili na lang yung iba at saka bumili na rin ako. Pero kinaalam ko sa kanila na walang nangyari ganoon. Ngayon parang tinitrace pa natin ngayon kung saan talaga galing. Sinabihan ko yung concern na dumulog sa NBI. Huwag masyadong maniwala agad, no? Pag may mga ganoon,
tumatawag, tapos nanghihingi ng pabor, kaya pera o produkto, kaya tapos gumagamit ng pangalan, i-verify talaga, i-check talaga. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times. Apat na nahuling pawikan, pinakawalan sa karagatan ng Esperanza sa Masbate. Si Cesar Soto sa detalye. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture Office, pinakawalan sa karagatan ang apat na pawikan na nahuli ng mga residente sa Barangay Libertad, Dumurog at Barangay Villa. Tatlong hawksbill turtle na may timbang na humigit kumulang 23 kilograms at isang old Riley turtles na may timbang na 34.2 kilograms. Ayon sa pahayag ni Ramil Manyable, Fisheries Coordinator, ang isa sa mga pawikan ay nahuli ng mga mangingisda, samantalang ang tatlo ay napadpad umano sa baybayin ng tatlong barangay. Ang mga nasabing pawikan ay maituturing na endangered species at may mahalagang papel na ginagampanan sa marine biodiversity. Hinihikayat naman ng lokal na pamahalaan ng Esperanza ang mga residente nito na tumulong sa pagprotekta ng marine animals at ipagbigay alam kaagad sa mga otoridad kung may mga ganitong insidente. Mula sa Esperanza, Masbate, Cesar Soto para sa Eagle News, we live in interesting times. Nagsagawa ang LGU Dilasag ng pagsasanay para sa Standard First Aid Basic Life Support sa pangunguna ng MDRRMO at Red Cross. Si Pauline Marie Villamar sa detalye. Nagsagawa ang Local Government Unit Dilasag sa pangunguna ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Philippine Red Cross ng pagsasanay sa Standard First Aid Basic Life Support. Isa ito sa bahagi ng Help Ito Program ng Local Government Unit Dilasag sa pamumuno ng Punong Bayan Joe Grospe sa pamamagitan ng MDRRMO, katuwang ang Philippine Red Cross. Mula dito sa Aurora para sa Eagle News, Pauline Marie Villamar will live in interesting times. Iba't ibang police unit sa PROCOR nagsagawa ng tree planting activities sa mga kabundukang sakop ng Cordillera. Si Freddy Rulioda sa detalye. Nagsagawa ng tree planting activities ang Police Regional Office Cordillera o PROCOR na pinangunahan ng iba't ibang Police Provincial Office sakop ng rehiyon. Ang naturang aktibidad ay kaugnay sa programang inilunsad ng PNP sa direktiba ni Chief PNP Police General Devold Sinas, Plant and Tree Program for New Normal as Disaster Preparedness and Response na may timang makakalikasan. Kaugnay pa rin dito ay sinimulan ang proyekto sa pangunguna ni PROCOR Regional Director Police Brigadier General Arwin Pagkalinawan ang ceremonial tree planting activities sa loob ng Camp Badudangwa na kung saan ay tinanim ang nasa 100 coffee at 50 piraso ng lemon tree seedlings sa naturang kampo. Kasunod nito ay ang pagsasagawa ng tree planting activities sa iba't ibang police units sa mga lalawigang sakop ng rehiyon. Nangunguna sa dami at bilang ng naitanim na puno ang Ifugao Provincial Police Office na may kabuuang 4,902 puno. Sinundan ng Binggit PPO na may kabuuang 1,897 trees ng Baguio City Police Office na mayroong naitanim na 1,634. 676 naman ay mula sa Abra Police Provincial Office. Ang Apayaw ay nakapagtanim din ng 900 piraso ng puno. 515 ay mula sa Kalinga. 190 naman ay mula sa Mountain Province PPO. Habang 350 piraso ng seedlings ay tinanim ng Regional Force Mobile Battalion 15 at 150 piraso ng puno ay mula sa regional headquarters. Ayon sa ulat ng PROCOR, ngayong buwan ng Pebrero, aabot sa 11,214 trees sa kabuuan ang naitanim ng mga puno sa buong Cordillera Region. Ayon pa kay Pagkalinawan, sa coordination ng DNR at LGU sa iba't ibang munisipalidad, ay patuloy na sinasagawa ang ganitong programa na layuning maprotektahan ang mga kabundukan at masuportahan ang kagubatan o natural resources laban sa disaster at kalamidad. Ayon pa kay Pagkalinawan na nire-require nilang bawat isang PNP personnel na makapagtanim ng 10 puno, either fruit or non-fruit bearing species, bilang indigenous plants sa naturang area of responsibility for Punteriari ng PROCOR na makapagtanim sila ng 66,160 mga puno para sa unang kalahati at kasalukuyang taon sa rehiyon. Mula sa lalawigan ng Binggit, para sa Eagle News, sa Fredo Lloyd, we live in interesting times.
Serbisyong medikal isinagawa ng provincial government sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Si Juvie Baraka sa detalye. Abiglaman at barangay isinagawa ng provincial government sa barangay Panganiban, Tayug, Pangasinan. Nagbigay sila ng serbisyong medikal sa mga mamamayan ng nasabing bayan tulad ng libreng konsultasyon sa mga bata at matatanda, libreng gamot, skin disease consultation at laboratory. Ito ay atayunin na tayo po ay maibsan yung pangangailangan ng mga kababayan po natin sa malalayong lugar na barangay sa pangangailangan nila po sa Agila. Ito ay sinimplified at minotified sa kalusugan Taraban dahil nga po may mga sarili kami sa kalusugan Taraban. Ang Abiglaman at Barangay ay dating tinatawag na Kalusugan Caravan na ngayon ay bahagi na rin ng Abig Pangasinan na proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Mula rito sa Pangasinan para sa Eagle News kasama si Rap Marquez. Juvie Baraka, we live in interesting times. 750 sakong bigas na abot sa 87,500 kilos na mula sa bansang Korea. Ipinagkaloob sa pamahalaang panlalawigan ng North Cotabato. Si Army Mangko sa detalye. Nakipagpulong si Governor Nancy A. Catamco sa mga Skylabbers Association ng probinsa ng North Cotabato na nagbigay ng magandang balita ang gobernador dahil may 1,750 kasakong bigas na aabot sa 87,500 kilos ang mula sa bansang Korea. Ang nasabing bigas ay bahagi ng Emergency Rice Reserve of ASEAN at inilaan para sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng mga lockdown sa pagpapatupad ng community quarantine. Nilalayong lahat ng mga miyembro ng mga asosasyon ang makakatanggap sa nasabing ayuda. Nais rin ng gobernador na gawing federasyon ng mga asosasyon ng Skylabber upang maging madali ang komunikasyon at suporta para sa kanila. Mula rito sa Kidapawan City, para sa Eagle News, Army Mangko, we live in interesting times. Outgoing head of mission ng International Monitoring Team 15, nag-exit call sa Armed Forces Western Mindanao Command sa Zamboanga City. May detalye si Edwin Panis. Nagpamalas ng labis na paggalang sa mga tauhan ng Armed Forces Western Mindanao Command o WestMinCom ang outgoing head of mission ng International Monitoring Team 15 na si Major General Dato Haji Muhammad Anwar bin Abdullah isang araw bago babalik sa kanilang bansa. Sa isinagawang exit call sa kampo ng Western Mindanao Command, pinuri ni Major General Anwar ang tropa ng WestMinCom sa pamumuno ni Lieutenant General Corlito Binluan Jr. dahil sa naging halimbawa daw si Binluan para mapanatili ang kaayusan at katahimikan ng bansa, lalo na dito sa Mindanao. Ang security, humanitarian, rehabilitation and development aspects, socio-economic assistance at civilian protection sa Mindanao region. Ang pangunahing mission daw ng mga tauhan ng International Monitoring Team na binuo mula sa military personnel ng bansang Brunei, Malaysia, Indonesia at Pilipinas. Umaasa si Anwar na susuportahan din ni Lieutenant General Binluan Jr. ang susunod na general na ipadala dito sa Mindanao bilang bagong commander ng International Monitoring Team. Para sa Eagle News, Edwin Panes, we live in interesting times. Abig Pangasinan isinagawa sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Si Juvie Baraka sa detalye. Matagumpay na naisagawa ang Abig Pangasinan ng provincial government dito sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Ang Abig Pangasinan ay programa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan para makatulong sa mga Pangasinense, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sa mga maninindi ay kanilang bibilhin ang lahat ng gulay, karne ng baboy at itlog para dalhin sa mga ospital ng probinsya. Namigay din sila ng mga kagamitang pansaka, mga seedlings at mga tilapia fingerlings sa 23 asosasyon ng bayan ng Tayug. Ayon kay Board Member Jerome Espino, Probinsya SK President, layunin ng programa ay po ay tulong po sa mga naapektuhan po ng pandemya para kahit papano po
hindi po lahat ito masusunod sa lang po, pero kahit pa paano ay matulungan po yung mga kababayan natin na makabangon po sa nangyari po na pandemyang ito po sa atin. Ang Abig Pangasinan ay patuloy na pupunta sa bawat bayan dito sa Pangasinan para iatid ang mga serbisyo na para sa mga taga-Pangasinan. Mula dito sa Pangasinan, para sa Eagle News, kasama si Rap Marquez, Juby Baraka, we live in interesting times. Lokal na pamahalaan at mga mamamayan ng Tayug Lubos ang pasasalamat sa provincial government sa pagdadala ng Abig Pangasinan sa kanilang bayan. Nagbabalik sa detalye si Juby Baraka. Abig Pangasinan ay programa ng provincial government na ang layon ay makatulong sa mga mamamayan. Hinahatid nila ang mga serbisyong tulad ng kabuhayan palengke karaban, karagdagang pangkabuhayan o cash for work, kalinisan karaban, food production support, tulong sa pagsasanay at paghahanap ng trabaho, iba't ibang serbisyo sa alagang hayop na tutugon sa pangangailangan ng mga Pangasinenseng apektado ng pandemya. Gayon din si Ginang LB Moreno ng Department of Agriculture, pasasalamat din sa provincial government ang kanyang sambit dahil sa ibinigay na tulong para sa agrikultura. Malaking tulong po ito sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, sa ating mga vendors ng Tayug. Mula dito sa Pangasinan, para sa Eagle News, kasama si Rap Marquez, Juby Baraka, we live in interesting times. Isang sasakyan ang itinurn over ng pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental sa Land Transportation Extension Office. Si Rhea Grace Fabria sa detalye. Nagbigay ang pamahalaang panlalawigan ng isang sasakyan na mas kilala bilang Bambi Cab sa Land Transportation Extension Office. Ang turnover at pag-sign ng MOA ay isinigawa sa Provincial Capitol. Pinangunahan ni Provincial General Service Office Head Mateo N. Valacer kasama ang mga sangguniang panlalawigan board member. Malugod itong tinanggap ni Officer in Charge ng LTO Extension Office, Mr. Rosalito R. Silva. Gagamitin ito para sa pagpapatrolya upang ang mga driver na nagmamaneho sa highway ay masusubaybayan at masita kung mayroon silang mga violation tulad ng walang suot na helmet, walang lisensya at iba pa. Nilalayon din ito na palakasin ng law enforcement at road safety advocacy campaign. Para sa Eagle News, Rhea Grace Fabria, we live in interesting times. Ang iyong pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Breaking news ngayon, ilang hindi pa nakikilalang kalalakihan ang suspect sa isang nakawang naganap. Ang gandang bagtog eh, bango! Ang swerte ng makakakuha ng bag na yon. Talagang swerte. Pagkakaalam ko, milyon! Ha? Ang naman ng bag. Bagi, pero ba talaga laman mo? Simula pa lang yan, Kapitan. Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakaganti sa mga ginawa mo! Hindi rin ako natatakot sa'yo! Para sa Barangay Agila! Tumalong sumigaw, kumanta, sumaya tayong lahat. Kaya saya, saya! Pulisya sa Iligan City, naglunsad ng Brigada Istasyon. Ito ay may kaugnayan sa programang Oplan Hilamos para mapanatili ang kaayusan ng mga istasyon ng pulisya. Si Jeffrey Lumaktod sa detalye. Nagsagawa ng Brigada Istasyon ng mga kapulisan sa Iligan City bilang pagsunod sa panawagan ng PNP Regional Director Police Brigadier General Rolando B. Anduyan na magkaroon ng Oplan Hilamos upang mapanatili ang kaayusan ng mga police station. Pinangunahan ni Police Colonel Rolando Cuya Jr., City Director ng Iligan City, ang Brigada Istasyon at pinuntahan niya ang limang station upang matiyak kung sila ba ay nakipagkaisa sa panawagan. Ayon nga ni Police Colonel Rolando Cuya Jr., na ang Brigada Istasyon ay parang Brigada Eskwela kung saan
nililinis upang maging presentable tingnan sa mata ng tao ang mga police station. May pagkalintulan sa Brigada Eskwila kung saan bago magpasokan yung mga estudyante ay kailangan mo nang magkaroon ng cleaning activity, yung repair ng structure at especially yung pagpipintura. At sa Brigada Eskwila naman ay ito yung mga structure ng Philippine National Police, particularly dito sa Iligan City, lahat ng mga presisyon natin ay kailangan maging presentable. Dagdag pa ni Kuya na sa pamamagitan ng ganitong programa ay naipapakita ng pulis sa mamamayan na hindi lang magaling ang mga pulis magpapatupad ng batas, kundi magaling din sa pagpapanatili ng kalinisan. At magkakaroon din ng magandang windows sa mga pulis na ang mga pulis ay hindi lang magaling sa pagpapatupad ng batas, kundi magaling din sila sa pagpapatili ng kalinisan ng ating mga building. Mula dito sa Iligan City, para sa Eagle News, Jeffrey Lalo Macton will live in interesting times. Medical mission at blood donation activity isinagawa sa bayan ng Urbistondo. Si Scarlene Hermogeno sa detalye. Naging matagumpay ang medical mission at bloodletting activity na pinangunahan ng LGU Urbistondo at Scouts Royal Brotherhood, katuwang ang Philippine Army, Philippine Red Cross na ginanap sa Urbistondo Sports Complex dito sa Pangasinan. Mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ang nakinabang sa libreng konsulta at libreng gamot para sa mga bata at matatanda na hatid serbisyo ng medical team ng 5th Field Artillery Battalion ng Philippine Army. Humigit kumulang 50 blood bags naman ng dugo ang nalikom mula sa mga blood donors. Ilan sa kanila ay mga empleyado ng LGU Urbistondo, miyembro ng mga Riders Club at walk-in donors na nagipagkaisa sa nasabing aktividad. Sa isang maikling programa, pinasalamatan ng butihing alkalde ng bayan, Honorable Martin Raul Isison II, ang lahat ng organisasyon at personalidad na nasa likod ng matagumpay na aktividad na ito, partikular ang nasa hanay ng Philippine Army na nagmula pa sa Camp Mateo Capinpintanay, Rizal at Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ganon din ang Philippine Red Cross Dagupan Chapter, Scouts Royal Brotherhood at mga Riders Club mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Ang mga nalikom na dugo ay nakatakdang iimbak sa Philippine Red Cross Dagupan Chapter na inaasahang makakatulong sa mga residente ng bayan ng Urbistondo na maaaring mangailangan ng serbisyong ito sa mga panahon ng emerhensya. Mula dito sa Pangasinan, para sa Eagle News, Carlin Hermogeno, we live in interesting times. Matagumpay namang naisagawa ang validation road clearing program sa bayan ng Subongkogon, Misamis Oriental. Si Laura Pobadora sa detalye. Nagtagumpay ang isinagawang validation ng road clearing program sa bayan ng Subongkogon, Misamis Oriental. Nakakuha ng almost perfect score na 99.38% ang lokal na pamahalaan. Nagpapasalamat ang pamahalaang lokal sa lahat ng stakeholders, barangay councils, at maging sa mga purok levels sa kanilang suporta at pagtulong para maging malinis ang mga lansangan para sa nasabing aktibidad. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times. Surigao del Norte Police Provincial Office nagsagawa ng simposyo para labanan ang counter-terrorist group. Si James Juanites sa detalye. Surigao del Norte Police Provincial Office nagsagawa ng symposium para labanan ang CTGs. Isang symposium ang isinagawa sa lalawigan ng Surigao del Norte na pinangunahan ng Surigao del Norte Police Provincial Office, layunin na kung paano labanan ang counter-terrorist group sa pag-recruit ng mga IPs at kabataan. Ito ay suporta sa implementasyon ng Executive Order No. 70 na ipinalabas mula sa National na Pamahalaan. Sa pananalita ni Police Major Tisel Muleta, kanyang ibinahagi kung paano ang ginawang pang-recruit ng mga teroristang grupo sa mga estudyanteng kabataan at kanilang mga ilegal na aktibidad gaya ng pangingikil sa komunidad. Kanyang idiniin ang bahagi ng kabataan sa lipunan at ang partisipasyon ng mga magulang para mapangalagaan ang kanilang anak
na huwag madamay sa likong gawain ng mga terorista. Para sa Eagle News, James Vanite, we live in interesting times. Mobile blood donation activity isinagawa sa Irusin, Sorsogon. Si Cherry Escarcha sa detalye. Isinagawa ang blood donation activity sa Irusin Public Auditorium na matatagpuan sa bayan ng Irusin sa probinsya ng Sorsogon. Ito ay pinangunahan ng Irusin Rural Health Unit na pinamumunuan ni Dr. Maria Nelisa Tagum, MHO, at sinuportahan ni Mayor Pidoy Cello at sa tulong ng Provincial Health Office at ni Mr. Rene Atibo, Provincial Blood Program Coordinator. Itong mobile blood donation activity ay isinasagawa sa bawat quarter ng taon at una ito sa taong 2021. Sa pangunguna ni Medical Technologist Diane T. Olves, mobile blood donation head ay nakakuha ng 76 na bags ng dugo na halos tagpas pa sa target na 60 na bags. Meron namang 111 na volunteers ang nag-donate at ang bawat isa ay nabigyan naman ng food packs. Nakiisa naman sa aktibidad ang iba't ibang sektor tulad ng mga barangay officials, Armed Forces of the Philippines, empleyado ng munisipyo at iba pa. Ang mga dugo naman na nakolekta ay dadalhin sa BRBC o Bicol Regional Blood Center at ibibigay ng libre para sa mga nangangailangan. Taos-puso ang pasasalamat ng MDD team at LGU Erosin sa lahat ng sumuporta at nakiisa sa nasabing aktibidad. Mula sa Sorsogon, para sa Eagle News, Cherry Escarcha, we live in interesting times. Department of Science and Technology o DOST suportado ang pottery makers ng gubat sa Sorsogon. Si Jim Guerreros o Kim Guerreros sa detalye. Nagpahayag ng suporta ang DOST Sorsogon at LGU Gubat Sorsogon para sa mga residente nitong pottery makers. Nagkaroon naman sila ng forum sa pangungunan ng Paradihon Potters Association na isinagawa sa bayan ng Gubat Sorsogon sa pamamagitan ng Community Empowerment Through Science and Technology Program. Ito ay dinaluhan nila Mayor Sharon G. Escoto, Yolanda F. Patriarca, Municipal Agriculturist, PSDT Emmanuel G. Guim, Christine Joy S. Orejo, PA1, Dr. Rudel E. Pancho, PPA President, at 8 PPA Officers. Ayon naman sa pag-aaral ng mga local historian, ang stoneware industry na ito ay nagsimula sa Barangay Paradihon 3,500 years na ang nakalilipas at ito ay pinagpasa-pasa sa mga henerasyon. Bilang isang historic surviving unique industry, ito ay binilang na isang the tourism attractions ng Provincial Tourism Office sa probinsya ng Sorsogon. Mula sa Sorsogon, para sa Eagle News, Kim Guerrero, we live in interesting times. Isinagawa sa Bislig City, Surigao del Sur ang Peace Building Seminar. Layo nitong magbigay kaalaman ukol sa social, economical at political na aspeto. Si Irish Faith Flores sa detalye. Bilang proyekto ng lokal na pamahalaan ng Bislig at Army Unit o ang 67th Infantry Battalion, matagumpay na isinagawa ang Peace Building Seminar sa Barangay Pamaypayan ng natukoy na lungsod. Ito ay may layuning magbigay kaalaman ukol sa social, economical at political na aspeto. Maging ang Agricultural Livelihood Program ay binahagi rin sa mga dumalo. Ibinahagi rin sa kanila ang face mask, food packs at vegetable seedlings bilang starter pack ng mga residente dito. Ang proyektong ito ay naglalayong maging aktibo ang bawat mamamayan para sa kapayapaan at kaunlaran ng lungsod ng Bislig. Mula dito sa Bislig City, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Irish Faith Chorus. We live in interesting times. Pasong semento na hinulmahan sa plastic gamit ang tela. Alternatibong pinagkakakitaan at pinapakinabangan ng ilang mga residente sa Mancayan, Benguet, si Floreto Fernandez sa detalye. Pasong semento na hinulmahan sa plastic gamit ang tela, alternatibong pinagkakakitaan at pinapakinabangan sa Mancayan, Benguet. Mula sa mga basura o hindi na ginagamit na tela gaya ng tuwalya, ay ibinababad ito ng ilang minuto sa tinemplang semento. Ang mga di na pinapakinabangan na plastic
ay ginagamit ito bilang hulmahan. Ang naibabad sa semento na tela ay nilalagay sa hulmahan upang makabuo ng flower pot, kasabay na dinaragdagan ng iba't ibang disenyo o anyo nito para maging maganda at kakaiba. Pagkatapos ng pag-anyo sa paso batay sa sariling diskarte, ay pinapatuyo ito ng 1 hanggang 2 araw para tumigas. Dito na ay maaaring lagyan ng kulay o pintahan para lalong gumanda at maging attractive sa paningin. Hindi lamang paso ang maaaring gawin mula sa semento. Pwede rin na makagawa ng lampshade, laruan at palamuti. Ayon kay Lorna Sereño na gumagawa ng flower pot, ay mabuti rin itong pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemya dahil ginagawa lang ito sa bahay. Siya ay nakakagawa ng mahigit 20 na paso sa loob ng 1 araw at ibinebenta sa halagang 150 hanggang 700 depende sa laki at disenyo nito. Dahil po sa pandemic ngayon, ang ibang tao napapaisip po sila kung anong dapat gawin nila pag nenegosyo nila. Yung iba nag-online seller. Ako naman po, iba naman po yung naisip ko. Ang ginagawa ko po, pot na semento pero recycle po sa nagamit po sa mga plastic na hindi nagagamit at saka damit po na hindi na dapat magamit, pwede pang magamit. Mula rito sa Mangkayan Benguet para sa Eagle News, Florita Fernandez, We Live and Interesting Times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila Probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Judith Llamera. We live in interesting times.